I wanna be the very best that no one ever was. Ilang taon na po kayo? 67. Matagal na po kayo nakatira dito? Bali, 25 years na. 25 years na. Naabutan niyo pa po yung banga dati nung pumunta kayo dito? Nung unang... Hindi ko masyadong nakiyan. Kasi tutok ako nung nag-anak boy ako, hindi ko masyadong... Pero yun na rin yan na. Wala naman po nabago? Wala. Minabago yung binabago nila yung mga ganito tulad yan. Yung mga design lang po sa gilid? Pagkaano, papalta nila. Ganun lang ginagawa. Pero yan at yan na rin po sa dati? Yan at yan na rin yung ano niya. Taga-Calamba na po kayo? Hindi, dahil lang ako dito. Nakapag-asawa ko lang. Yung asawa niyo po, taga dito? Oo. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng Calamba? Bakit po Calamba yung pangalan ng Calamba? Na nandito tayo magkakaibig. Kasi, pero marami nagsasabi. Yung the way ginagamit ni Rizal noon, na naisip niya, ilagay diyan, itawag diyan Calamba. Dito sa Calamba. Yun ang pagkakaalam ko. Ha? Pero magtanong din kayo sa iba. Okay. Yun ang balibalita eh. Yung daw nga raw, yung bahay nila, lahat ang gamit nila, puro palayok. Nakaisip siya ng bangang yan. Tapos naisip niya, bakit daw naman itong bayan na to, hindi niya gawin Calamba. Dahil po sa banga? Oo. Yung term po na yun, ginamit na ni Rizal. Tanong mo din, magtanong ka rin sa iba po. Ano po ba yung purpose nung banga? Ayan. Saan po siya ginagamit? Bakit po may naka-display na banga dyan? Kasi, di ba siya, meron siya, ang gamit niya sa bahay, puro ganyan. Okay. Ang ginawa niya, para daw mga tao, ginawa niyang ganong pasyal. Okay. Para mapuntahan po ng mga tao at makita. Ano po ba yung nilalagay nila sa loob ng banga noon? Opo. Yan. Yan ang dito. Minsan may... wala akong naalalaman na linalagay. Diyan po ba sila nagluluto? Lagayan lang ng tubig. Yan sa bahay nila, yan ang ginagamit nilang pagluluto. Tapos ang tubigan nila, yung ano din, ganyan din. Pero may gripo siya. Pero nasa banga din. Kaya sabi mo, pag nasa banga ang tubig, malamig. Noong araw, wala namang yelo eh. Opo. Basta may banga ka, nakakalong na ganyan. Tulad niyang bang maliit lang siya, hindi naman ganyang kalaki. Pero ano din siya. Pero ganyan din po yung itsura niya, yung design niya. Yung kulay po. Ganyan din. Tapos pag linagyan mo ng tubig yon, pag malamig, nagbabasa-basa siyang paligot na gano'n yung banga. Kaya tumatagal po yung lamig ng tubig. Hindi siya nalabas. Noong araw, wala namang yelo. Opo. Ngayon, wala naman ng mga taong nag-yelo. Noong araw, ang mga gamit ng mga tao, puro banga. Ang tubigan, pati lutuan. Pero ngayon, napakamal ng palayok. Ano ba? Sinasabi. Pero noon po, mura lang. May 20-30 pesos ka, meron ka na, maganda na. Ngayon, 300. Ang isa po? Nakaranas akong bumili kasi pa masarap yung paglutuan ng sinaing na isda ng tulingan. Magkaldero na lang. Okay, mas maganda kasi doon. Pero iba po lasa pag ito. Ano po ang ginagamit doon para uminit po yung banga? Kahoy din. Kapanggato. Hindi na po kalan. Hindi po kalan. Nung araw, wala naman masyadong kalan. Yan lang naman mga natok. Ang ginagamit nung araw, yung pugon. Yung pugon. Yung pugon na gagawa sila. Sakto lang yung palayok para hindi mangitim. Doon sa ilalim susurutan ng panggatong. Pero may singawan doon. Tingnan nyo dyan sa banga. Opo. Madami nga po kami nakitang banga sa loob ng banga. Tapos po. Pati yung kalan niya. Ano din, ganyan din. Yung kala niya, tatlong tungko. Ganun po mismo? Oo. Bago yun nasa pinapasukan po namin, dun po yung apoy. Yung parang lilim po sa loob, na may fountain. Hindi. Meron siya sariling kala niya sa... sa bahay po? Siya. Tatlong tungko na siya, ganun. Para ba siya yung pag-anong bilog tapos
dito mo siya gagatungan ng kapwa. Para po uminit? Mm-hmm. Nung araw, pati yung ipa, ginagawang panggatong. Yung pusot na ginagawang bakya. Yun, nung araw, yun ang mga ginagamit ng mga... Ano po, ano naman po yung mga masasayang alaala niyo po dyan sa... Ano? Sa totoo lang, hindi ko pa napapasok yan. Hindi po kayo nakakapunan. Hindi po kayo natambay? Hindi. Yung mga anak pero niyo po? Pero nadadakanan niyo po. Hindi ko rin alam kung napunta dyan mga anak ko. Hindi rin. Minsan, pag may palabas, dyan lang kami sa labas na yan. Pero mga kwento po, mga nakukwento sa inyo, maganda ba daw po? Maganda. Ano po? Maraming nag-shooting pati dyan eh. So, tulad po ng ano? Si Fernando nag-shooting dyan. Oh, Fernando po si, Jr.? Oo, oh, si... Ito, si... Ito po, isang artista na nag-shooting dyan na nakita namin. Marami na rin si po. Si Cesar Montano. Saka si po yung marami na. Pag, halimbawa, pagka Rizal Day, puno yung bahay na yan. Tapos may mga palabas dito, may napuntang mga artista. Yung unang hirit po, di ba, lagi dyan? Pag po December 30. Hindi. Pagka yung June. June 19. Ano po ba yung piyesta na... 24. June 24. Ang piyesta po ng Calamba? Mm-hmm. Anong tawag po dun? Piyesta ng bayan. Piyesta ng bayan. Yung tawag po sa festival, Buhayani po. San Juan. Yung buhay... Ay, kay San Juan po. San Juan. Yung Buhayani Festival naman po. Iban, wala naman dito eh. Sa ibang ano yun. Ah, sa iba daw yun. Sa iba. Noon, siguro may ginaganap yan. Hindi lang... Anong bago po mag-pandemic dito po? Hindi kami ma... Kasi nga yan noon din. Ngayon lang ako tumigil dito. Ngayon lang ako namasubang. Opo. Kasi na, doon ako sa eskwelahan. Nagtitinda, nagluluto. Pero sa Calamba pa rin po. Mm-hmm. Ayan. Dito din po. Mm-hmm. Yan yung dulo ng sentro. Yan, dyan sa dulo nito. Opo. Tabi ng CI. CCC? Ay, CCC. Ah, yun. Yun ang central to. Doon ako. Alam ko lamang noon eh, school, palengke bahay. Yan, doon po kayo na ako. Kasi doon ako naghanap. Pero nung unang nakita niyo po yung banga na yan, ano po yung masasabi? Sabi ko, maganda. Tapos, pagka nga nung ano, malimit nga kasi dyan may palabas, pagpapasko, mag-Rizal Day. Maraming artista ang dumarating. Napunta po sila dyan sa malaking banga? Mm-hmm. Nagpipicture sila? Oo. Tapos, doon sa bahay niya, napunta sila. Pagka talagang ano, pag piyesta, walang ano, madami din ng tao, pag linggo, ano, maraming napunta riyan. Ano naman po yung, last na po, ano naman po yung gusto nyo pong sabihin o yung itatak sa mga kabataan po na may kinalaman po dyan sa banga? Dapat ang kabataan, ano, misin nila ang nagkakistan nilang banga tapos wag nilang bababuyin. Kailangan para natiling malinis, para maganda, hanggang kahapu-hapuan nyo makikita pa. Makabutan pa. Mm-hmm. Sana huwag babastusin. At sana huwag susulatan, huwag dudunglan, huwag aanipan. Kasi nangyari na dyan eh. Ginagawang baguhan, ano, makita mo, nandyan yung... Tsaka sana huwag nang, wala nang magde-date dyan. Hanggang ginagawang putil yan, sa baba! Meron din po sa taas, nakita na. Sana yun ang sanang magawa natin. Yung pag-interview nyo yan, sana yun ang magawa. Oh, nakita mo, walang oras na may nag-debate yan. Marami. Mga kabataan. Kabataan. Misan, alam mo na, lalo na sa gabi, maraming yun. No? Nung hindi nag-pandemic, maganda dyan, saya. Kaya araw-araw, talagang puno yan ng tao. Ang daming namamasyal. Tsaka maraming nag-discuss yun dyan sa bahay ni Rizal. Talagang mga puro estudyante, tinitignan nila kung ano yung gamit ni Rizal dyan. Tapos meron pa dyan yung balon na inagi siya ng pera. Ay, opo, yung fishing well. Fishing well po ni Rizal. Kwento lang ng mga apo ko, tsaka yung mga napunta. Sabi ko, Hindi ako napasok dyan. Di ba nung araw may pumunti dyan nung mapulo? Ano ko lang ngayon kung meron pa. Dito, banda. Opo, yes, nandun pa po. Ayun, saka isang palo. Okay. Thank you po. Thank you po. Sige, salamat sa'yo.